Excited na lumapag sa Pilipinas ang mga OFW na ito mula Dubai. Sabik na may abot sa mga mahal sa buhay ang mga pinaghirapang pasalubong. Pero naubos na ang mga gamit sa conveyor para sa kanilang flight, hindi pa rin lumalabas ang mga inaabangan nilang gamit. Ang mga unang tauhan ng Cebu Pacific na nakaharap, naiyak na lang daw pero walang sagot sa tanong nila kung nasaan ang mga bagahe. Pangamba ng ilan, nawala na ang mga ito dahil 2 oras na raw silang naghihintay. Hanggang sa wakas, may umamin sa Cebu Pacific. Iniwan daw muna ang mga bagahe sa Dubai dahil kulang pa ang mga container para rito. Kung hindi, ay madedelay raw ang flight nila para pa Maynila. Hindi itinanggi ng Cebu Pacific na hindi agad nila naabisuhan ang mga pasahero. Humihingi kami ng paumanhin sa mga pasahero hindi na isa kayong bagahe. Sana nakapag-iwan sila ng kanilang contact details para ihatid sa kanila yung bagahe. Pangako ng Cebu Pacific, ihahatid sa bahay ng mga pasahero ang kanilang mga bagahe. Marami pang abariya sa airport lalo't marami ang pasahero kabilang ang mga paalis. Gaya na lang ni Leonor Marsonia na delayed ang biyahe pa Iloilo. Ka-stress. Ka-stress? Bakit po? Dahil sa dami ng tao? Hindi ah. Dahil sa ang aming trip na nag-iba. Hindi nila kami inform na i-change ang Sa kabila niyan, iginiit ng Manila International Airport Authority na walang congestion kaya walang rason para ma-delay ang mga flights. Yan ay kahit pa tumaas ang 10% ang pasahero kumpara noong isang taon. Problema pa ang mga nakansilang flights nitong mga nakaraang araw na kailangan paglaanan ng bagong flights ngayon. A couple of days back, I'm aware that may mga na-displace na flights, especially yung domestic, primarily because of the weather. Marisol Abdurrahman, GMA News.